Hi guys, welcome back to my channel. Alright, kahapon po binigyan ko kayo ng 6 na cheap stocks. Sobrang cheap na stocks. At itutuloy po natin ngayon. Bibigyan ko pa kayo ng 8 pang undervalued stocks. Kasi sa market po natin, marami po talaga undervalued. At bilang po marami po sa inyo ay value investor. At love na love ko po kayo. Kaya po, bibigyan ko pa po kayo ng 8 pa na undervalued stocks. Hidden gems. Ayan. And as always po, ang tinitingnan po natin is EBITDA or yung operating profit divided by enterprise value. Kasi nga po, enterprise value ay kinoconsider po natin yung mga utang at saka yung cash position. So, better measurement po ito than PE ratio. Pag ina-estimate po natin ano yung earnings yield, no? Pero as always po, wala naman po talagang perfect na metric, no? Kapag tinitingnan po natin ang valuation ng isang company. Pero mas maganda na po ito kasi tingnan natin ang PE ratio. Okay, umpisa na po natin para mabilis. Arat na po tayo eh. Okay, so ang unang-una po sa lahat, Semirara Mining Corporation, no? Na 35% po ang kanyang earnings yield. Grabe po, no? Isipin mo po, yung ibinayad mo, kumikita siya ng 35%, no? Sa presyo na ibabayad mo para maka-own ka ng Semirara po, no? Ayan. Kaya lang po, yan, makikita niyo po, no? Kasi nga po, nung last 2 years, namayagpag po talaga si Semirara o lumipad po ang kanilang earnings, no? 39, no? Billion po, no? Pero ang tingin nga po natin dito, dahil bumagsak na po ang presyo ng coal, baka po lumagapak po ito sa around 2018-2017 level na kita. So, kung i-divide po natin yan, no? Kung i-estimate po natin, from 39 billion, babagsak po tayo pabaglik ng 14 billion. Sabihin mo nang hindi po 14 billion, sabihin mo nang bigger ng konti, 16-18 billion, no? Hindi natin masasabi. Ito po, 35% po natin. Baka po maging ano po ito, around 15% na lang ang earnings yield po natin, no? Still respectable po kung babagsak po ito ng mga 15%, no? Sa mga susunod po na taon, malamang in next year, 2024, 2025, baka ganyan na lang po yan. Hindi na po 35%. Baka around 15% na lang po yan. Still, respectable and mukhang maganda po. And of course, hindi natin masasabi kasi nga syempre, marami po silang pera. Baka mamili po na mamili ng kumpanya ito. Magtayo po sila ng mga power plant at doon po nila gasusin at kumita po sila ng more, no? Hindi po natin masasabi. So let's see na lang po ano po ang mangyayari, no? Pero Kuya John, mag-invest ka ba si Semirara? Ako po, personally, hindi. Hindi po ako interesado. Hindi po ako interesado noon. Hindi pa rin po ako interesado ngayon kasi nga po, they are into mining. Umiiwas po ako sa mining in general. Next naman po, Lopez Holdings. Alam niyo na po to, ABS-CBN. Ayan, First Philippine Holdings. Ayan, no? Ano pa? May iba pa silang businesses, no? Mga anik-anik na businesses. Pero I think ang malaking part po talaga dito dati, no? ABS-CBN. And then ngayon, First Philippine Holdings na may-ari ng first gen na into power generation po, no? 33%, ang taas-taas po niya, no? Isipin po nyo, palaki ang kanilang revenue, no? Kahit na nawala na si ABS-CBN, may gumanda pa rin na gumanda ang kanilang revenue po, no? And titingnan natin ang net income, pwede na rin, respectable na rin, no? Abot pa rin nila yung pre-pandemic po, no? Na net income. Wala na pong ABS-CBN po dyan, no? So I think very, very good po ito, no? So ano pong tingin po ninyo dito sa Lopez Holding? Sa tingin nyo ba maganda po bang pasukin po ito? Okay, next na po tayo. Baka makatulog po kayo kasi ang dami po natin i-cover. Walo po ito, no? Certec naman, Holdings Philippine Corporation. They are into semiconductor, no? Semiconductor po ang ginagawa po nila. Mga electronics, mga ganyan. 32% po. Wow, ang ganda. Ang ganda po, no? 32%. No? Ang taas. Kasi nga, sobrang mura. Isa lang po, medyo baka umayaw po kayo dito kasi 1.5 billion, no? 1.5 billion lang ang market cap. Yung iba kasi tawag pang galito. Ano eh, penny stock na rin to, penny stock. Well, anyways, kayo po bahala mag-judge, no? Pero mukhang mura po sila, no? And kung titingnan po ninyo, no? Nag-grow naman sila no? Before pandemic po, no? Growing po sila. Well, of course, the past few years, hindi ganun kaganda ang nangyari po sa kanila po, no? So, Kuya John, mag-i-invest ka ba sa Certec? Is it something na i-consider mo? To be honest, parang hindi. Parang hindi po ako interesado sa Certec for the reason na napakahirap po talaga, no? Hindi ko po talaga masyadong gusto ang semiconductor kasi parang nakakasira ng ulo maintindihan ang business ng semiconductor, no? Kailan ba maganda ang presyo niyan? Kailan pangit? May pagka-cyclical din po, no? So,
iwas-iwas po muna tayo dito, no? Tsaka na lang po. Pero mukhang mura po ito. Kasi kayo po, shortlist po ninyo, pag-aralan po ninyo, baka magustuhan po ninyo. Hindi naman po kailangan na parehas po tayo ng opinion po, no? Next naman po, DMCI. Huwag na po natin patagalin po ito. Kilala nyo na itong DMCI. Kung kilala nyo si Semirara, of course, si DMCI din. Taas din ng return. 32%, no? And ang malaking component po ni DMCI, of course, si Semirara, no? Malaking component po niya. Sila rin kasi, no, ang no, subsidiary niya si Semirara. And of course, meron pa silang mga ibang businesses like properties, development, ganyan po, no? And marami po silang project po ngayon. Ang dami-dami po nilang project. At titingnan po ninyo, lumilipad po, no? Pati po ang income po nila lumilipad at ang ganda-ganda ng profit margin. Ayan po, no? So, ano tingin po ninyo? Mukhang maganda po ba ito? Mas balance ba si DMCI kaysa kay Semirara? Okay, next na po tayo. Siyang properties. Matagal ko na po sinasabi maganda po ang siyang properties po, no? Napaka-undervalued po ito, no? Earnings yield po, 30%. Ganyan po siya kamura. Isipin mo, kumikita ka ng 30% kasi nabili mo siya ng mura po talaga. Ah, grabe po. Ang ganda-ganda po ng siyang. Kaya alam po, in the past, napansin ko lang po, may pagka-value trap po talaga ang company po na ito. Makikita po ninyo, no? Ang revenues po nila, taas, baba. Kasi ganyan po sila. Minsan kasi, no? Hindi po kasi sila katulad ng ibang ano, property development, no? Na sunod-sunod yung project talaga. Ito po kasi minsan, no? Pag may project, minsan, pag nauubos na yung units ng mga projects nila, nabebenta nila, hindi ganun kabilis nila napapalitan yung inventory nila ng mga properties na dine-develop po nila. Pero at the baseline po kasi, may mga rental income po kasi sila. Siyempre may mall po ito, may hotel po ito, no? So may base kang kinikita na recurring po. Kaya ako po gusto ito kasi minsan po, no? Doon pala sa recurring po nila, eh baka po panalo na po, no? Sulit na po, no? So i-review din po natin in detail si Shang. Pero ito po, out of the yung mga na-consider natin before this, no? Yung itong panglima na po tayo, no? Ito po isa sa tingin ko, pwede ko po talagang i-own, no? Isa sa something na interested po akong i-own in the near future. Ayan po. Next naman po, First Philippine Holdings. Ayan, napag-usapan natin yung Lopez. Ito po, no, isang subsidiary po nila si First Philippine Holdings. They're into power generation by way of their own First Gen, no? First Gen Corporation na nag-generate ng power. Ayan, at ang ganda-ganda po, no? Makikita nyo naman po, no? Ito ay, because they are into power, tingnan po natin yung revenue. Pangat lang po talaga ng pangat ng pangat ang revenue po niya, no? Pati ang net income po niya, napakaganda po ng pattern. Slowly but surely, they are growing, no? So, mukhang maganda pong pasukin po ito. Ano po masasabi po ninyo? And power po ito, no? Power. Pag sinabi pong power, wala pong katapusan. Wala pong kalaos-laos po ang power. Every time, kailangan natin, any year, ay uso po lagi ang power. Hindi po madidisrupt ang power kasi power is power. Kailangan po natin ng power. Okay. Next naman po tayo, Victoria's Milling Company. I think they are into sugar, mga food processing, ganyan po, no? And I think meron din sila ibang mga businesses. Very undervalued po ito, Victoria's Milling Company. 27% ang earnings yield. Napakamura po nito. Napakamura po. Ulitin ko, napakamura po. Victoria's Milling Company. Mukhang ang ganda-ganda po nito. And ang gusto ko pong i-highlight po dito, tingnan nga natin. Kita mo yung debt po nito. 0-0 na ang debt dito. Wala masyadong utang po ito. Okay. And tingnan nyo po. Free cash flow yield. Ang ganda po ng free cash flow yield. Saan ka pa? Nag-generate ng free cash flow. Ang ganda-ganda po. Okay. Kaya alam po, you have to surpass ng the fact na hindi po yata masyadong pansinin si VMC po, no? So, baka takot po kayo na ma-value trap po dito. So, pag-aralan nyo rin po, tingnan nyo po kung gusto nyo po ito, no? Next na po tayo. Okay. Next na po, last na po natin si Petro Energy. Actually, hindi po ako masyadong familiar po sa company po na ito, no? Well, anyways, pag tinignan po ninyo, no? 26% po ang kanilang earnings yield. Ayan. At dire-diretso po sila nag-grow. Okay.
Sorry po, no, hindi ko po talaga to napag-aralan pa in detail, pero mukhang ang ganda po nito, no. Wala po, walang pandemic, dire-diretso lang umangat ang kanilang revenue. Tingnan nga natin yung net income, ang ganda rin po, no. Paangat lang po, paangat ang kanilang net income at ang ganda po ng profit margin. Ang taas-taas po. Ang naalala ko na, this company is into renewables po yata, kung hindi po ako nagkakamali, no. They are into renewables. And mukhang sa lahat po ng renewables, pag tinignan po natin, no, sila po yung medyo may free cash flow po, no? Kasi karamihan po talaga pag sinabing renewables, puro capex ng capex, wala po nanditira, talaga negative po ang free cash flow. Pero ito po, may free cash flow po sila, no? Okay, at ang utang po, okay naman, maganda po ang debt level po nila, no? Ayan, so ito lang po ang listahan natin for today na mukhang amumura po talaga po nito, mga company po na to, no? Si Semirara, si Lopez, si Sirtec, DMCI, Shang, First Philippine Holdings, Victoria Mills, Petro Energy. Ayan po, may nagustuhan po ba kayo sa listahan po na to? Paki-comment naman po sa baba. Meron po ba kayong mga stocks po na to? Okay, i-review po natin in the future po. Isa-isa po natin mga company po na to para maputing-ting pa po natin mabuti. Salamat po sa pakikinig po ninyo, sa support ninyo. Always like, comment, share, subscribe po. Salamat po talaga sa support po ninyo. Happy investing, guys. God bless. Bye-bye.